our second day na sa stay dito sa Busan. And ganito ang swimming pool early in the morning. So yan ang kids pool nila just beside the pool for the adults. And napaligiran ang pool nila ng mga cottages, which is very colorful, cute, fresh, and it's very clean. Fresh and clean kasi madaling makapasok ang hangin because naka-enclose lahat ng cottages nila ng screen. So, hindi madaling makapasok ang mga flies and lamok. So, nakaka-relax talaga dito, guys. And yung doon, nakikita nyo yun, yung may red na tao. Yan. Dyan. Ang entrance and exit nila going to the beach. Sobrang enjoy ng mga kasama kong mga bata dito. Pati yung mga adults. Enjoy din. But mas enjoy naman talaga ang mga bata sa mga ganitong klaseng outing. Bigyan din natin sila ng relaxation ngayong pandemic. So far, ang sarap maligo dito sa pool nila kasi kagabi, mainit ang pool, hindi malamig. Kahit ngayon, sa agad mainit pa rin yung pool. But hindi naman siya ganun kainit. But it's warm, relaxing siya. Malamigan ka lang pag umalis ka na sa water. Yan ang shower nila. Akala ko kahapon, ano yan eh? Parang punong kahoy lang. But shower pala. Ganito ang itsura ng Busan's, guys. Sa tabi ng dagat early in the morning. Napaka-calm ng dagat. Ang sarap maligo. Hindi pa tayo masasunburn. Nakikita natin ngayon, guys, are some of their rides na nandito lang pala sa harap nila nilalagay. Yung kayak, yung banana boat, the single and the double. Tsaka, ano ba yung isa? Para sa parasailing yata yan. Kasi ang glass boat, umalis na ang glass boat kanina. Sa mga gustong mag-banana boat, dito lang ang banana boat sa Busan's. Meron din sila. Yung mga gustong mag-parasailing, merong single and tandem. Maglakad-lakad na muna tayo ngayon, guys. Tignan natin kung anong meron dito ngayon. Kasi isa ding stress reduction itong walking. Yan, may nagpa-parasailing pala. Oh my goodness. Ang ganda. Nakaka-excite. It's very adventurous. Dapat strong ka talaga, strong-willed ka talaga if gusto mong mag-parasailing. Yan naman, guys, ang banana boat. Naghahanda na. Oh, parang sudden drop yun, ah. Meron din kasing sudden drop para sa mga advanced siguro or yung mga gusto talagang mag-adventure. Yan. Ang gagawin ko na lang ngayon kasi hindi ako makapag-parasailing kasi nanaig ang fear. Gusto ko pa naman sana because hindi ko pa na-try ang parasailing. But if nag-iisa lang ako, wala kasi akong pwedeng masama kasi natatakot yung mga kasama ko. So, manood na lang tayo. Tignan na lang natin kung anong meron dito ngayon. O yung mga nagpa-parasailing, may nagbabanana boat, dragon, fly, ano yun, dragon, basta dragon something, glass boat, meron din silang jet ski. Sa mga gustong mag-unwind dyan, punta na kayo sa Busan's. Ang daming mga activities na pwedeng gawin dito para ma-relax naman ang utak natin sa stress, trabaho, kung anong klaseng stress man yan. Maganda din kasing stress reduction activity itong recreational activity dito sa Busan's. Ayan na ang banana boat, hinihila. Grabe, nakakatakot naman. But it's so adventurous din. Kung ikaw ang nandyan, siguro hawakan mo talaga yung hawakan.
kung saan ka dapat pumawak para hindi ka mahulog. Kasi pag advance na, ang aim is ihulog ka talaga para hindi mo makalimutan ang experience mo sa banana boat. O, ayan na guys, may isang ano na naman, batch sa another banana boat. Meron pang mga nag-glass boat. Tapos nang nag-glass boat kanina ang mga kasama ko, hindi ako nakasali sa kanila sa pag-glass boat. So hanggang dito na lang guys. Thank you for watching my vlog. Pagkita ko na sa inyo yung parasailing and banana boat. So far yun lang na ngayon kasi diba, hindi naman customers nila ngayon. So, wala akong na-video. Ako natakot ako mag-parasailing. Takot akong mag-banana boat ngayon kasi ayaw akong ma-sunburn. Okay lang sana kung maaga mag-banana boat. I hope nakatulong ang vlog ko na ito na nakita nyo naman ang view ng Busan. It's a white sand beach. If you like this video, please don't forget to give it a thumbs up and also share this video and don't forget to subscribe to my channel.